lalo po sa ating buting guro, Doc Elaine Rose A. Oliva, EDD. Ako po si Binibini Falan S. Castañeda, 25 taong gulang, nakatira sa munisipalidad ng Esperanza, Sultan Kudarat. At nakapagtapos ng kolehiyo sa Sultan Kudarat State University at kasalukuyang nagtatrabaho sa City Schools Division of Tacoronc. At nagtuturo ako ng asignaturang Filipino sa 8th Baitan sa San Manuel National High School at kasalukuyang kumukuha ng Masteral Degree sa University of Mindanao Main Campus. At nag-iiwan ng kasabihan na maliit man ang kita ko bilang guro, ang mahalaga, mahal ko ang pagtuturo. Habang nagpapatuloy ang mga paaralan upang ma-maximize ang teknolohiya sa silid-aralan, dumating sila upang yakapin ang teknolohiya ng mobile bilang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Mula sa iPad sa mga smartphone, natagpuan ng mga guro ang mga paraan upang magamit ang mga smartphone upang mapahusay ang karanasan sa pag-aaral at pagbutihin ang kanilang sariling pagtuturo at ang pagiging produktibo. Sa mga silid-aralan sa araw na ito, ang mga app ay may maraming mga gamit at pang-andar para sa parehong mga guro na naghahanda ng kanilang mga aralin at mga mag-aaral sa panahon ng karanasan sa pag-aaral. Sa pagtuturo ng panitikan, maraming mabubuting epekto ang pagbabasa. Sinasabi rito na ang pagbabasa ay isang importanteng life skill na katatalas ng pag-iisip, napauunlad ang bukabularyo at nakatutulong upang maging malikhain ng isang tao. Ayon ito kay Rexon 2014. Malaking hamon sa ating mga guro ang mahikayat ang mga mag-aaral na magbasa ng mga akdang katulad ng mga alamat, pabula, tula at saka nobela at ilang mga panitikan na tiyak na kapupulutan ng gintong aral. Maraming paraan upang maging kapanapanabik ang pagtuturo ng panitikan sa mga mag-aaral ngayong online. May ilang kagamitang maaaring magamit upang ang pagtuturo natin ay makaakit sa mga mag-aaral upang magbasa. Isa na rito ang paggamit ng Canva, PowerPoint presentation, at ang paggamit ng YouTube. Ang bibigyan ko ng diin ay isang app na nilikha upang makatulong sa graphic na disenyo ang kakayahang umangkop na format ng Canva ay maaaring gamitin para sa iba't ibang mga gawain. Maaaring gamitin ng mga mag-aaral at mga guro ang app na ito upang magdesenyo ng madaling pa-professional na naghahanap ng mga graphics upang pumunta sa isang silid-aralan o vlog, mga ulat ng mag-aaral at mga proyekto, pati na rin ang mga plano at mga takdang aralin. Ang Canva ay nag-aalok ng mga preset na disenyo at graphics upang pumili mula sa at magbigay ng inspirasyon sa pagkamalikhain o isang blanco slate para sa mga mag-aaral upang simulan mula sa simula sa kanilang sariling mga disenyo. Ito ay gumagana para sa parehong mga karanasan, designer at pag-aaral ang mga pangunahing kaalaman. Ang mga guro ay maaaring mag-upload ng pre-approved graphics, itakda ang mga alituntunin para sa mga fan at ang lahat ng mga imahe ay naninirahan sa online para sa pag-edit at revision kung kinakailangan. Dagdag pa, ang mga disenyo ay maaaring maibahagi at ma-download sa iba't ibang mga format. Kahit na may mabuti, ang option sa Magic Resize ay nagbibigay daan sa mga user na iangkop ang isang disenyo sa maraming laki na may isang click lamang. Ang panitikang Filipino ay bahagi ng ating kultura na dapat pagyamanin at isalin sa mga susunod na henerasyon. Huwag nating hayaan na tuluyang mawala ang panitikan na bahagi na ng ating kasaysayan. Ang mga guro ay dapat maging handa sa mga pagbabagong biglaang nangyayari. Kung ang guro ay hindi handa, maaaring hindi niya magampanan ang responsibilidad ng isang guro. Ang guro ay dapat laging handa sa kanyang pagtuturo upang makita ang ganap at epektibong relasyon ng pagtuturo at ang pagkatuto. Kung ang guro ay hindi handa, hindi niya magagampanan ang responsibilidad ng pagiging guro. Ayon ito kay Gornay 2007. Kaya, isa sa magagamit natin na kagamitan ngayon ay ang Canva, lalo na sa pagtuturo ng panitikan dahil may mga magagandang team at disenyo ito na nagbibigay galak sa mga manunood ng mga mag-aaral. Narito ang maikling video kung paano gamitin ang Canva. We are going to show you how to create a presentation in Canva
and transfer it to PowerPoint. Method 1. Step 1. Create a presentation in Canva. Step 2. Download it as PDF format. Step 3. Open the download file with Acrobat DC and export it to Microsoft PowerPoint. Step 4. Open the newly exported file in Microsoft PowerPoint. You are all set. Method 2. Step 1. Create a presentation in Canva. Step 2. Download it as PNG format. Step 3. Create a blank presentation in Microsoft PowerPoint. Step 4. Insert each image as a new slide until all the images are inserted. You are all set. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naway may nakuha kayong impormasyon na magagamit ninyo sa inyong pagtuturo.